Buksan mo nang malaman mo ang tinutukoy ko. Pakinggan mo para malaman mo ang ninanais ko. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Humingi ka at ikaw ay pagbibigyan. At nagpatuloy ako sa kung saan ang mga bagay ay may gulo. Kabanata 21, at nakita ko doon ang isang bagay na kakilikilabot. Nakita ko ang alinman sa isang langit sa itaas ni isang matatag na itinatag na lupa, ngunit isang lugar na may gulo at kakilikilabot. At nakita ko doon ang 7 bituin. Sa langit na nakagapos sa loob nito, tulad ng mga dakilang bundok at nasusunog sa apoy. Pagkatapos sinabi ko, sapagkat anong kasalanan ang kanilang ginawa at bakit ginapos? At sa anong salaysay na sila ay pinasok dito? Nang magkagayon sinabi ni Uriel, isa sa mga banal na anghel, nakasama ko, at pinuno sa kanila, at sinabi, Enoch, bakit ka nagtatanong? At bakit ka nagnanais sa katotohanan? Ito ang bilang ng mga bituin ng langit, na lumabag sa utos ng Panginoon, at nakagapos dito hanggang 10,000 taon, ang oras na isinama ng kanilang mga kasalanan, ay matatapos. At mula roon ay napunta ako sa ibang lugar, na mas malupit pa kaysa sa una, at nakita ko ang isang kakilikilabot na bagay. Isang napakalaking apoy doon na sinusunog, at ang lugar ay nakakatakot hanggang sa kalaliman, na puno ng mahusay na pababang mga haligi ng apoy, hindi rin maaaring makita ang lawak o laki nito. At hindi rin ako maaaring manghula. Pagkatapos ay sinabi ko, paano nakakatakot ang lugar at kung gaano kakilikilabot ang pagtingin. Pagkatapos ay sumagot sa akin si Uriel, isa sa mga banal na anghel na kasama ko, at sinabi sa akin, Enoch, bakit ka nanginginig at natatakot? At sumagot ako, dahil sa nakakatakot ang lugar na ito, at dahil ang sakit sa paningin. At sinabi niya sa akin, ang lugar na ito ay bilangguan ng mga anghel, at narito sila ay nabilanggo magpakailanman. At mula roon yumaon ako sa ibang dako, at siya'y bundok at napakalaking bato. Kabanata 22, at nagkaroon ng 4 na guwang na dako, malalim at malawak at napakalinaw. Paano makinis ang mga guwang na lugar at malalim at madilim upang tumingin? Nang magkagayon ay sumagot si Rafael, isa sa mga banal na anghel na kasama ko, at sinabi sa akin, ang mga guwang na ito ay nilikha para sa mismong layunin, upang ang mga espiritu ng mga kaluluwa ng mga patay ay magtipon-tipon doon. Oo, ang lahat ang mga kaluluwa ng mga anak ng mga tao ay dapat magtipon dito. At ang mga lugar na ito ay ginawa upang tanggapin ang mga ito hanggang sa araw ng kanilang paghuhukom at hanggang sa kanilang hinirang na panahon hanggang sa itinakda. Hanggang sa ang dakilang kahatulan ay dumating sa kanila, nakita ko ang diwa ng isang patay na tao gumagawa ng damit, at ang kanyang tinig ay lumabas sa langit. At tinanong ko si Rafael na anghel na kasama ko, at sinabi ko sa kanya, ang espiritong ito na gumagawa ng damit, kanino ba ito? Na ang kanyang tinig ay lumalabas hanggang sa langit. At sinagot niya ako na nagsasabi, ito ang espiritu na lumabas mula kay Abel, na pinatay ng kanyang kapatid na si Cain. At ginawa niya ang kanyang sumbong laban sa kanya hanggang sa mawasak ang kanyang binhi mula sa ibabaw ng lupa, at ang kanyang binhi ay nalaglag mula sa gitna ang binhi ng mga tao. Ang tinanong ko tungkol dito, at tungkol sa lahat ng mga guwang na lugar, bakit ang isa ay nakahiwalay mula sa iba? At sinagot niya ako at sinabi sa akin, ang tatlong ito ay ginawa upang ang mga espiritu ng patay ay magkahiwalay. At ang ganitong dibisyon ay ginawa para sa mga espiritu ng matuwid, kung saan mayroong maliwanag na tagsibol ng tubig. At ito ay ginawa para sa mga makasalanan kapag sila ay namatay at inilibing sa lupa at ang paghatol ay hindi pa pinapatupad sa kanilang buhay.
Narito ang kanilang mga espiritu ay itatakda sa malaking sakit na ito hanggang sa dakilang araw ng paghuhukom at kaparusahan at pagpapahirap sa mga yaong sinumpa magpakailanman at paghihiganti para sa kanilang mga espiritu. Doon ay hahatulan sila ng Diyos magpakailanman. At ang ganitong dibisyon ay ginawa para sa mga espiritu ng mga tao na gumagawa ng kanilang damit, na nagsisiwalat tungkol sa kanilang pagkalipol. Nang sila ay pinatay sa mga araw ng mga makasalanan. Ito ay ginawa para sa mga espiritu ng mga tao na hindi matuwid ngunit mga makasalanan, na kumpleto sa paglabag. At ng mga mananalangsang ay magiging mga kasama nila. Ngunit ang kanilang mga espiritu ay hindi mapapatay sa araw ng paghuhukom o hindi na sila ay itataas mula roon. Pinagpala ko ang Panginoon ng kaluwalhatian at sinabing, pinagpala ang aking Panginoon. Ang Panginoon ng katwiran, na namamahala magpakailanman. Kabanata 23, mula doon dumaan ako sa ibang lugar sa kanluran ng mga dulo ng mundo. At nakita ko ang isang nagliliyag na apoy na tumatakbo ng walang pahinga. At hindi nakahinto mula sa kurso nito araw o gabi ngunit tumakbo ng regular. At tinanong ko na nagsasabi, ano ito na hindi natitira? Pagkatapos ay si Raguel, isa sa mga banal na anghel na kasama ko, ay sumagot sa akin at sinabi sa akin, ang landas na ito na iyong nakita ay ang apoy sa kanluran na pumipighati sa lahat ng mga liwanag ng langit. Kabanata 24, at buhat roon ay naparoon ako sa ibang dako ng lupa. At ipinakita sa akin ang isang bundok na may dalawang apoy nagliliyab araw at gabi. At lumabas ako roon at nakita ko ang pitong magagandang bundok na nagkakaiba-iba sa bawat isa. At ang mga bato ay kahanga-hanga at maganda. Kahanga-hanga sa kabuuan, ng maluwalhating hitsura at makatarungang panlabas, tatlong patungo sa silangan, isa na itinayo sa kabilang. At tatlo patungo sa timog, isa sa isa, at malalim na magaspang na bangin, walang sino man sa nasumali sa anumang iba pang. At ang ikapitong bundok ay nasa gitna ng mga ito. At ito ay humahantong sa kanila sa kahabaan, nakahawig ng upuan ng isang trono, at ang mga puno ng mabango ay pumapalibot sa trono. At sa gitna nila ay isang punong kahoy na hindi pa ako natunaw. Ni isa man sa kanila o ng iba pa na katulad nito, may pabango na lampas sa lahat ng bango, at ang mga dahon at mga bulaklak at ang kahoy ay hindi nolelanta. At ang bunga nito ay maganda. At ang bunga nito ay kahawig ng mga petsa ng isang palma. Pagkatapos ay sinabi ko, napakaganda ng puno na ito, at mabangong, at ang mga dahon nito ay makatarungan. At ang mga bulaklak nito ay kalugod-lugod sa hitsura. Sumagot si Michael, isa sa mga banal at pinarangalan na mga anghel na kasama ko, at naging pinuno nila. Kabanata 25, at sinabi niya sa akin, Enoch, bakit mo ako tinatanong tungkol sa pabango ng punong kahoy, at bakit mo gustong malaman ang katotohanan? Pagkatapos ay sumagot ako sa kanya na nagsasabi, nais kong malaman ang tungkol sa lahat, ngunit lalo na tungkol sa puno na ito. At sumagot siya na nagsasabi, ang mataas na bundok na iyong nakita, na ang taluktok ay tulad ng trono ng Diyos. Ang kanyang trono, kung saan ang banal na mahusay, ang Panginoon ng kaluwalhatian, ang hari na walang hanggan, ay lulubog, kapag siya ay bumaba upang bisitahin ang lupa na may kabutihan. At tungkol sa mabangong punong ito ay hindi pinahihintulutan ng mortal na hawakan ito hanggang sa dakilang paghatol. Kapag siya ay maghihiganti sa lahat at magdala lahat ng bagay sa katuparan nito magpakailanman. Ito ay ibibigay sa mga matuwid at banal. Ang bunga nito ay magiging pagkain sa mga hinirang. Ito ay nakatanim sa banal na dako, sa templo ng Panginoon, ang walang hanggang hari.
kung magkagayoy mag-agalak sila na may kagalakan at magsasaya, at papasok sa dakong banal. At ang pabango ay mapapasaiyo sa kanilang mga buto, at mabubuhay silang mahaba sa lupa, na gaya ng iyong mga magulang. At sa kanilang mga araw ay hindi magkakaroon ng kalungkutan o salot o paghihirap o kapahamakan na hawakan sila, pagkatapos ay binasbasan sila ng Diyos na may kaluwalhatian. At hari na walang hanggan, na naghanda ng mga bagay para sa mga matuwid, at nilikha ang mga ito at ipinangako upang ibigay sa kanila. Kabanata 26, at ako'y yumaon mula roon hanggang sa gitna ng lupa. At nakakita ako ng isang pinagpala na lugar na may dalawang puno na may mga sanga na namumuhi at namumulaklak. At do'y nakita ko ang isang banal na bundok. At sa ilalim ng bundok sa silangan ay may isang ilog at dumadaloy patungo sa timog. At nakita ko patungo sa silangan ang isa pang bundok na mas mataas kaysa ito. At sa pagitan nila ay isang malalim at makitid na apat na bangin, at dito dumadaloy ang isang ilog sa ilalim ng bundok. At sa kanluran nito ay may isa pang bundok na mas mababa kaysa sa una at maliit na taas, at isang bangin na malalim at tuyo sa pagitan nila, at isa pang malalim at tuyo na bangin ay nasa mga dulo ng tatlong bundok. At ang lahat ng mga bangin ay malalim na mabatong makitid, na nabuo ng matigas na bato, at mga puno ay hindi nakatanim sa mga ito. At ako ay nagtaka sa mga bato, at natakot ako sa bangin. Oo, nagulat ako ng labis. Kabanata 27, pagkatapos ay sinabi ko, ano ang bagay na ito na pinagpala ang lupain, na puno ng puno ng mga puno, at parang sinumpa ang lambak sa pagitan na ito. Nang magkagayon sumagot si Uriel, na isa sa mga banal na anghel na kasama ko, na nagsabi, ang nasakmal na libis na ito ay para sa mga taong isinumpa magpakailanman. Narito, ang lahat na isinumpa ay magkasama na nagsasalita ng kanilang mga labi laban sa Panginoon ng mga salitang walang kabuluhan at ng ang kanyang kaluwalhatian ay nagsasalita ng mahihirap na bagay. Narito sila ay titipunin, at dito ang magiging kanilang lugar ng paghatol. Sa mga huling araw ay magkakaroon sa kanila ng tanawin ng matuwid na paghatol sa harapan ng matuwid magpakailanman. Dito dapat pinagpala ng maawain ang Panginoon ng kaluwalhatian, ang hari na walang hanggan. Sa mga araw ng paghuhukom sa una, pagpapalain nila siya para sa awa ayon sa naipinagkatiwala niya sa kanila ang kanilang kapalaran. Pagkatapos ay binasbasan ang Panginoon ng kaluwalhatian at inilagay ang kanyang kaluwalhatian at pinuri siya ng buong kaluwalhatian. Kabanata 28, at mula roon ay nagpunta ako sa silangan. Sa gitna ng hanay ng bundok ng desyerto, at nakita ko ang ilang at ito ay nag-iisa, puno ng mga puno at mga halaman. At ang tubig ay bumubulong mula sa itaas. Ang pagbagsak tulad ng maraming tubig na dumadaloy patungo sa hilaga kanluran ay dulot ng mga ulap at hamog na umakyat sa bawat panig. Kabanata 29, at mula ro'y naparoon ako sa ibang dako sa ilang. At lumapit sa dakong silangan ng bundok na ito. At do'y nakakita ako ng mga puno ng mabango na nagpapalabas ng pabango ng kamangyan at mira. At ang mga punong kahoy ay katulad din ng puno ng almendres. Kabanata 30, at higit pa sa mga ito, ako'y umalis sa malayo, at nakakita ako ng ibang dako, isang libis, na puno ng tubig. At doon ay may isang puno, ng mabangong mga puno tulad ng mastic. At sa mga panig ng mga libis ay nakita ko ang mabangong kanela. At higit pa sa mga ito nagpatuloy ako sa silangan.